Uy! Kalimutan ko, may nagtanong nga pala sa akin, paano daw mag-receipt ng LMI? So, gawa tayo ng content, no? Para kahit paano madagdagan yung views natin at makabayad tayo ng mga utang, makabawas. Okay. Okay mga tol, good morning at muli ay pagpalakaran ko sa inyong lahat. So ako po ay nagbabalik at pagbibigyan na naman ng kaunting dagdag kaalaman, no, lalo na sa mga nag-uumpisa pa lang makapag-operate at yung may mga interesado na makapag-operate ng crane. So pag-usapan naman natin ngayon ay tungkol sa reset, paano mag-reset ng LMI o ng crane. So ito po ay reset lang, no, hindi siya reprogram. So may ano rin, may posibilidad na hindi rin gumana. So kumbaga parang konting, parang first aid lang ba sa isang heavy equipment. Kumbaga sa cellphone, parang ni-reset mo nga lang siya. Pero iba yung reset sa reprogram. At ang reprogram ay hindi nasakop ng aking kaalaman. No, so mga technician yan, kahit mga technician, minsan nahihirapan din sila pag reprogram. Ang ginagawa na lang talaga nila is palit pyesa. So ibang usapin na yun at di ko alam saan nakakabili ng pyesa. Pag-usapan na natin tungkol sa ngayon ay kung paano mag-reset ng LMI o ng crane, no, nung computer. So, may nagtanong sa akin, ano ba yung LMI? Okay mga tol, no, bago ko umpisahan, pakikita ko pala sa inyo yung kung ano yung LMI. Actually, itong aking crane ay may sakit din to. Ito ang LMI. Yan yung buong dashboard na yan, tawag yan LMI. Yung computer kasi yan eh. Load moment indicator. So, sa init. Yan, no, pansin nyo may error na naman siya. Kanina wala yan eh. Nag-error, no? Ngayon, papatayin ko muna saglit, no? Off ko lang yung PTO. Balik-balikan ko lang siya. Minsan, andyan siya. Minsan, wala. So, sakit na ng aking LMI yan. Nung indicator ko. Balikan ko kayo pag wala na siya. Okay, ito. Buksan na rin natin. Yan, pero may error pa rin siya dito, no? So, bigyan ko kayo ng halimbawa, no? Eto kasi ng akin, ang problema nito, lagi nagbabago yung reading nitong aking boom length. Pagpasensya nyo na maingay ha. Eh, naglalaro siya kahit di ko ginagalaw. Minsan nga umabot lang to ng 14. 13, 14, 15, 16. Ang masakit nito, o ang mahirap nito, hindi siya umabot ng 16.5. Kasi kailangan 16.5 to para mapalabas ko yung tele 2 at saka tele 3. O 3 and 4 pala. So, ang naka-extend lang kasi yung full extend ng tele 1 o yung section 1. Tapos ang susunod na tele yung 3 and 4. Yan o. Pag in-extend ko yung 3 and 4, hindi siya mag-extend kasi nga nagbabago yung reading ng akin. So ginagawa ko lang, binabypass ko. Ito yung pinaka-bypass niya, dito sa kanan. Puhold mo yan, habang naka-hold yan, so di kumawakan. Kailangan naka-hold lang to habang ini-extend dito. So, di ko siya mahawak ang gawa nung hawak ko yung cellphone. So, try natin para ma-extend. So, nagawa ko na siyang ma-extend ng hanggang 16.2. So, tumigil na yung kanyang error, no? Yun ang sakit nito sa akin. Nagagawa ko na siya extend kaya naayaw yan mag-extend eh. Kasi nga, hindi niya nare-reach yung 16.5. So, na-reach ko na 16.5. Gawa nung binaypas ko nga dito, gumana na siya. Ang disadvantage nun, hindi na ganun ka-accurate yung aking computer. So, imbis na ang actual nito, dapat hindi lang 16.8. Dapat nasa 17 na dapat to. So, ganun kasi dahil nga iba na yung reading niya, mali na yung reading. So, balik tayo sa pinag-usapan natin kanina. Paano mag-reset ng LMI? So, ganito lang po yan, no? Okay, mga tol, ulitin ko po, ha. Ito po ay reset lang, ano? So, minsan gumagana siya, minsan hindi. So, kasi hindi naman siya reprogram. Parang sa cellphone lang, nireset lang natin. So, paano mag-reset? Una, patayin mo naman yung makina. Tapos, buksan mo ulit. Yung on lang ang susi. Yan, naka-on lang. Tapos, buksan natin yung PTO. Yan. On ang battery.
po ng PTO. Pero patayang makina, no? Yan, buksan na natin yung PTO. And then, puntahan mo yung battery terminal. O yung mismong baterya. Habang naka-on yung susi at saka naka-on yung PTO. So, ang gagawin natin dito, mas magandang hanapin na natin yung positive na linya. Actually, kahit anong linya naman ang kunin mo rito, pwede. Kailangan mo lang siyang ma-disconnect. So, dito ako sa positive. Disconnect lang natin. Pwede ka magtanggal lang ng isang ano dyan. Tanggalin mo itong tornilyo na to. At i-disconnect mo siya. Tanggalin mo lang. At magantay ka na ng mga 15 to 30 minutes or 1 hour, ganyan. Basta matagal. So, minsan di kaya ng 15 eh. Parang i-drain lang natin yung ano nung computer ba. O, syempre, pag na-disconnect na yon, mamamatay na itong PTO dahil wala siyang battery, no? Okay, patayin ko muna. Yan. So, aantayin mo na lang siguro mga 30 minutes habang naka-on tong PTO at saka naka-on yung susi. 30 minutes to 1 hour. Pagtapos nun, ibabalik na natin, patayin mo na ulit. Kunyari, tapos na yung 1 hour. Patay mo na yung PTO. Patay mo na ang susi. And then, start na uli natin. Huwag nyong i-start na nakabukas ang PTO, no? Kasi may epekto yun. Okay, start uli natin. Yun. So, ganun lang yung mag-reset, no? Okay, sana po may naintindihan tayo. At okay, mga tol, disclaimer nga pala, no? Paalala ko. Hindi pala ako professional pagdating sa mga ganitong computer error, mga ano, no? So, isa lang din akong operator. Kaya kahit paano, nakakatuwa isipin na marami nag-PPM sa atin, lalo na nakita nila yung mga vlog natin na akala siguro nila tayo ay napaka-professional. So, nakakatuwa isipin kahit paano may mga natutulungan naman tayo, may mga ilan tayo natulungan, at meron din ako mga hindi natutulungan, no? So, yun ang nakakahiya, no? Yung nagkamali sila ng expectation sa akin, ng feeling nila, ang galing-galing ko. Pero pag na-PM na nila ako, hindi ko sila natutulungan minsan, eh. Yun nga, pero kahit paano, nagawa ko naman yung best ko sana. Tulad niyang paano mag-reset. May ilan pala tayo mga katropa na hindi pala nakakaintindi kung paano mag-reset ng computer. So, sana yung mga nagko-comment nga pala dyan, malaking tulong po mga comment ninyo, malaking bagay yan para ma-monetize tayo ni ma-monetize. Ma-alarma natin si YouTube, no? So, para may bahagi ng YouTube yung ating video. So, muli mga tol, kapag palang araw ulit, ingat sa trabaho. God bless.